A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Live here at Jesus Comfy Cavite Bay. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. God is here all the time. God is good all the time. God is good all the time. God is good all the time. Thank the Lord. God is good all the time, all the time. God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting. Mondays to Fridays, live na live dito sa Jesus Comfy Church. Ako si Pastor Roban. Mapagpalang gabi sa ating mga kapatid. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos na buhay. Salamat sa mga kapatid natin for joining us for the first time. Pakitype dyan, new blessing. Kasabay po nito, sabay-sabay tayong magbahagi ng salita ng Panginoon by sharing this live video. Yeah, salamat sa Lord. Sabay-sabay tayo mag-share, right folks? And i-post na natin yan. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Share done, share done. Good evening, Sister Lola. Good evening din, Sister Ibeng Austral. Good evening, Mickey, Mami Beng. Good evening sa ating mga kapatid. Sister Josie Nogoy, D. Johans. God bless you sa mga early birds natin. Salamat sa Lord. Good evening sa inyo, Michelle Novi. Praise the Lord. At sabay-sabay po tayong humingi ng gabay sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kaya samahan nyo kami. Let us close our eyes and bow our heads. Panginoon, Diyos aming tagapagligtas. Salamat po, Ama. Tonight, Lord, we ask of your powerful presence. Salamat, samahan nyo po kami. Kailangan namin ng pagsama mo, Ama. Sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kami po ay nagpapasalamat. Nagpupuri dahil nakakalapit kami sa iyong mapagpalang trono. Tonight, Lord, we thank you for revelations of your word, insight, illumination of your word. Salamat po, Panginoon, ibuhos niyo sa amin ang karunungan, kaalaman, at pangunawa. Puspusin kami ng banal na Espiritu sa gayon. Maintindihan namin ang mga pagkatawag mo sa amin. That we are chosen as your children, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa mga awiting ito, nagpapaalala ng kabutihan mo, ng iyong mercy, yung habag mo sa amin, Lord God. Araw-araw, iniingatan mo kami, pinoproteksyonan. Maraming salamat. And for this freedom we have, Lord God, na kami po ay magsama-sama, even online, sa pagsasalo-salo ng iyong salita, tinapay na nagbibigay buhay. Maraming salamat, Lord. Ngayong gabi, dalangin namin na pagpalain niyo po kaming lahat. Maging sa mga regular, first-timer, sa mga new blessing, sa mga nagbabahagi ng salita mo. Bless us, Lord, in many ways, in a special way, Father. Salamat, Lord. Ikaw ang patuloy na sasagot sa aming mga panalangin. Ikaw ay magpapagaling, magbabago ng buhay. Tonight, Lord, we will have an encounter with you, experience your presence, your peace, your power, and your provision sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Tonight, gusto po namin maunawaan pa ng mas malalim. Lahat dalangin ko na kami ay mag-upgrade sa aming spiritual life, sa grace mo, sa knowledge mo, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Ikaw ang patuloy na manguna sa gawain ito, mangaral ka at mangusap. Manahan ka po, Panginoon, sa pagpupuri ng iyong mga anak. Lahat ng ito, O Diyos, tinatanggap namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ayan, salamat sa Diyos na buhay. Praise God, praise God. Good evening po sa ating mga kapatid, sa mga kakapasok pa lang, mga nag-upgrade na, hindi na late yan, ha? Lagi na maaga. Salamat sa Lord for joining us sa ating online prayer meeting OPM, Mondays to Fridays, alas 7 hanggang alas 8. Kung di mo pa na-share yung live video, i-share na natin. Pakitag na rin yung mga mahal natin sa buhay. This month of August, we are declaring a month of upgrade. Mag-upgrade tayo sa relationship natin kay Lord. Aba, importante. Good evening po, Sister Faustina de la Cruz. Good evening, Ate Ruth at Ninang Amor, Sister Marcel
Good evening, Sister Cheryl, Brother Jonard, Sis Winnie. Good evening sa inyo dyan, Brother Herman and Sister Mea. Good evening, Brother Amado Guhel, Luz Lazatin. Samahan nyo kaming umawit sa Panginoon. I will never forget. Nagliligtas ang Panginoon. Salamat sa kanyang mercy. Salamat sa kanyang pag-ibig sa ating lahat. Ayan, binabati namin kayo. Mapagpalang gabi. Sali mga kapatid, Fina Ferrer, Daddy Steve Reynolds. Good evening, Daddy Steve. Brother Jomar Provido, mapagpalang gabi. Kuya Zen, Ate Rica, Sister Chang, Brother Francis, Sister Grace Omori, Brother Ken Barrientos, mapagpalang gabi. Good evening, good evening. Ayan, thank you Lord. Siyempre, binabati natin mga kapatid natin sa J Comfy Canada, Brother Queenie, Sister Josel. Ayan, praise the Lord. Sister Ara, Brother Roy, Sister Charity, salamat sa buhay ninyo. Sister Jem Torres, Sister Jane, good evening sa inyo. Sister Tina Calumarde, sa lahat ng kasama mo dyan, Nani Salve, good evening. Samahan nyo kami, magpuri sa Panginoon. Salamat sa Lord. Sister Ria Quaresma, God bless you. I will never forget. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's worship the Lord Jesus Christ. I will never forget your mercy. I will never forget your grace. Even though many times I fail you, your great love never change. I will never forget your kindness. Your gentle voice I hear. And even you know I'm not worthy, still you gave your life. Like you,
you, none like you, in your love for us, your love for us, and my heart will sing all praise to you. I will worship you, I worship you, Lord, you save through the waves as you cover me from the raging seas. There's a way that you made, it will comfort me, and my soul will live. Lord, you save through the pagliligtas ng Diyos sa atin. Salamat sa Panginoon kung naranasan mo ang kanyang habag, kanyang pagliligtas. Pakitype dyan, praise the Lord. Salamat sa napagandang awitin. I will never forget. Sa dami man ng ating mga pagsubok, problema, huwag natin kalimutan ang habag ng Diyos araw-araw. Yung kanyang awa, laging bago. Kada umaga, pagkagising mo pa lang, marami nang ginagawa ang Diyos na magaganda sa buhay mo. Kaya magpasalamat ka, magpuri at sumamba tayo sa Diyos na buhay. Amen! Thank you, Lord! Muli, mag-join mo sa awiting yan. I will never forget. Mapapakinggan yan sa ating YouTube channel. Andiyan ang ating mga live worship. Gawin mong praise and worship songs. Develop a spiritual habit of praising, singing songs to the Lord every day. Binabati natin mga kapatid natin, kakapasok pa lamang. Welcome kayo sa OPM Online Prayer Meeting live dito sa Jesus Comfy Church. Mondays to Fridays tayo, alas 7 hanggang alas 8. Kaya sa susunod, alam ko, lagi na tayong maaga. Salamat sa Panginoon. Ako si Pastor Roban, mapagpalang gabi sa mga kapatid natin. Good evening po, Sister Arlene Binson. Praise the Lord. Sister Arlene Austral, sa lahat ng kasama mo dyan. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Tita Nida, Tito Renny. Good evening, Crystal, Karen, Ash. Good evening, good evening. Sister Gina Ocampo, sa inyong family. Sa lahat ng kasama mo dyan. Nanay Silim, Brother Willie. Praise the Lord. Yan. Thank you, God. Sister Cyril Ann. Good evening, Daniel Serafica. Praise God. Sister Marie D. Cruz. Mapagpalang gabi, Sister Marie. Ayan, muli, ini-encourage at ipinapaalala sa ating lahat ang pag-take advantage and make the best of every opportunity. Pagkakataon na natin ito, online world. Halos lahat ng mga tao nasa online na. Kaya gamitin natin ito. Be part of our digital evangelism. Paano ba ito? I-share mo yung video natin. I-tag mo yung mga mahal mo sa buhay. Hindi mo na trabaho kung manonood sila. Hindi, maganda, invite mo sila. Si Lord ang bahalang magbago sa kanila, kumilo sa kanilang buhay. Kaya salamat sa pag-join mo sa ating sharing of God's Word. Kita ni Lord lahat yan. Ayan, praise the Lord! Sister Adonna Kakao, good evening sa inyo. Tuloy-tuloy ang gawain ng Lord. Pinag-aaralan natin dito sa OPM. Believer's Experience. Ayan, ano ba yung mga na-experience natin dahil kay Jesus? Good evening, Sister Lourdes Nerves. Maya-maya yung Word of God. Comfy break muna tayo. Praise the Lord. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Sa ating Comfy Break, 4 picture, 1 verse. Ang dami ng mga nananalo ng loads and prizes. Kaya salamat sa Lord sa patuloy mong pagsagot at pag-unawa sa salita ng Panginoon. Job chapter 42 verse 5 ang sagot. Sabi doon, "My ears had heard of you, but now my eyes
have seen you. Ito po'y sulat ni Job at ito'y sa panahon nung naunawaan niya na hindi ko pala pwedeng questionin ang karunungan ng Lord sa dami ng mga nangyari sa kanyang buhay. Ang dami niya mga sinasabi doon, ang dami niya mga binitawang salita, sabi niya, Lord, patawarin mo ako. And after the trials and testing sa buhay ni Job, lumago siya, nagkaroon ng upgrade sa kanyang buhay. Dati sabi niya, naririnig lang kita dati, Lord. Ngayon, nakita na kita. Isn't that you right now, na na-experience mo na ang Lord sa buhay mo? Kaya praise the Lord, patuloy ka na lumago sa gawain sa relasyon mo sa Lord. Hallelujah! That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Salamat sa ating mga Coffee Break winners. Congratulations mga kapatid. Ha? Purihin ang Panginoon sa buhay ninyo. At ganoon din, ini-invite namin kayo, ihanda na ang ating mga puso para sa pagtanggap ng salita ng Lord. And sa mga mananampalataya, kahapon pinag-usapan natin yung pagkapili sa atin ng Lord. You are chosen. Siyempre, gusto ni Lord lumalim ka pa. Mag-upgrade ka sa relationship mo sa Kanya. Kaya, buksan nyo na ang inyong mga Bible. Kuhanin na yan. Kung may Bible ka, pakitype dyan. I am ready. Ayan. Thank you, Lord. Ephesians chapter 1, verse 5. Huwag lang tayong makinig. Lumago tayo. Mag-take down notes tayo kasi mangungusap ang Panginoon sa iba't ibang paraan. Develop the spiritual habit of studying and meditating the Word of God. Alright! Buksan ang Bible book of Ephesians chapter 1 verse 5. Ephesians chapter 1 verse 5. Awa, binubuksan mo. Nagpapasalamat tayo sa mga kapatid natin joining us tonight. Sa mga new blessings, salamat. Mag-stay ka, mabe-bless ka ng Word of God. Ganigun sa'yo, si Sister Mana Rivera. Ayan, mga kapatid natin sa Japan. Konbawa, Sister Tess. Mami Kylie, Sister Ethel, ayan, Sister Ibeng, good evening po sa inyo. Brother Dan, Kuya Ding Dong, good evening sa inyo dyan. Praise God. Si Felipe Nerbes, hello sa iyo, Brother Felipe. Brother Janlo. Ayan, si Justin Sanchez, hello sa inyo. Kuya RJ, Mami Ading, good evening. Brother Romy Balsita, salamat sa Diyos sa buhay mo. Ayan, salamat sa Panginoon. Nagpupuri tayo sa ating mga faithful kingdom partners. Talaga naman ang Diyos ay generous sa pagbibigay sa atin. Tama po ba yun na lagi tayong binabless ng Panginoon? Nariyan at ibinibigay niya ang ating mga pangangailangan. At gusto ng Panginoon na magbalik tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagsamba, yung worship. At isa sa mga paraan para makapag-worship tayo sa Diyos ay yung pagbibigay ng handog, offering. O maaaring ito ay sacrifice sa panahon natin pagbibigay. Kaya kapag nagbibigay tayo sa Lord, sumasamba tayo sa Kanya. Kaya andyan na, ipag-cash natin yung ating mga GCash, yung ating GCash number, yung BDO wherein you can deposit and kung ano nilagay ni Lord sa puso mo. Tatanggapin ng Lord ng maluwag yan at malulugod ang Panginoon sa ating mga buhay. Hello sa iyo, Sister Annalyn Lantano. God bless you. Praise the Lord. Tanggapin yung masaganang pagpapala sa ating mga faithful kingdom partners. Alright, yes. Ephesians chapter 1 verse 5. Babasahin ko yung King James Version. King James Version. Verse 5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Panalangin tayo. Panginoon, salamat po. Tonight we ask that You will speak to and through us. Let Your word mightily work in our lives, Father. Magliwanag ka po, Panginoon, sa lugar na ito. Nasaan man kami, mag-usap, magturo, mag-aral ka sa amin at lahat ng ito, Panginoon, itatanim namin sa aming mga puso upang tumubo, lumago at magkaroon ng maraming bunga nagtatagal, magbibigay ng karangalan at kaluwalhatian sa iyong pangalan. Maraming salamat, Lord. Tinatanggap namin ang lahat ng pagpapala ng iyong salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Muli, binabati natin ang bawat isa. Mapagpalang gabi. Nandito na tayo sa Word of God sa ating OPM Online Prayer Meeting Believers Experience. Ayan. Kung ikaw ay mananampalatayanan ni Kristo, hindi ko alam kung 10 taon, 5 taon, 5 buwan, 5 araw, bago ka pa lang,
ito yung ma-experience mo. Dapat malaman mo to na hindi ka lang binigyan ng buhay na walang hanggan, kundi may mga pagpapala pa ang Lord na ibinibigay sa ating buhay. Kahapon po, pinag-usapan natin kung paano tayo pinili ng Lord. Sabi mo sa mga kasama mo, you are chosen. Pinili ka ng Panginoon. O kung lang ang kasama, sabi mo sa sarili mo, I am chosen by the Lord. Pinili ako ng Lord out of this 8 billion people in the world. Sabi ni Lord, pinili kita. Gusto kitang maging anak. Wow! And wala pa tayo sa mundong ito, hindi pa tayo ginagawa. Yung mga magulang mo, hindi pa nagkakaroon ng meeting, hindi pa sila nagde-date. Kahit nga po ang mundo ay hindi pa ginagawa, the Bible says that God has chosen us before the foundation of the world. Nagpapakita po yun na wala po tayong nagawa, wala po tayong party doon. At ang malaking question, Lord, bakit mo ako pinili? Ito sagot, sabi ng Bible, kasi mapagmahal ang Diyos. It's just the grace of God in our life. Kaya sa pagkapili ng Panginoon sa atin, meron pang kasunod na pagpapala yun. At yun yung pag-uusapan natin on our second day sa ating believers experience. Ayan, salamat sa Panginoon. Pinili ka ng Lord, ha? At syempre, gusto ng Lord na makilala mo pa siya. I want to ask you this. Meron ako mga movies na sasabihin sa'yo. Tatlo lang to. Napanood mo na ba yung series? Hindi naman siguro series. So, trilogy ng The Lord of the Rings. Ayan. Sino nakapanood nun? The Lord of the Rings. Sino yung paborito mong karakter doon? Ako, ang paborito ko doon yung namamana eh. Yung nakaputi. Diba? Namamana. Ang dami labanan yun eh. Tapos yung ring na yun, pag sinusuot ni Frodo, talagang nagiging invisible siya eh. Diyan nauso yung precious. Alright? So, ganun talaga eh. No? Doon nauso yun, tapos sinunog yun, di ba? Si Legolas, salamat ha. Yun ang pinakapaborito ko doon eh. Talagang, biruin mo sa isang pana niya, tatlo. Bibilangan sila ng mga napapatay nilang mga monster. Di ba? Tatlong movies po yun. Sino rito nakapanood ng The Life of Pi? Oh, The Life of Pi ay ba yan? The Life of Pi, yung lalaki na kasama niya na sa bangka, yung tiger. Alright? Na naging magkaibigan sila, di ba? Siguro, naisip ng tiger, di ba? Kinain ko to, wala na magliligtas sa akin. O, napanood mo na yung Maze Runner. Yung Maze Runner. Kaya ako tinatanong itong mga movies na ito sa'yo kung napanood mo. Kasi ito po ay mga adaptation sa mga aklat. Ayan, mga adaptation. Actually, mga libro ito, ginawa lang nilang movies. So, sa mga mahilig magbasa ng libro, siguro binasa mo na yung Lord of the Rings, nanood ka uli. Hindi, mas lalo mong nagustuhan. Kasi ang pag-uusapan po natin ngayon, ang title is Predestined to be Adopted as Sons or Children of God. Tayo po ay talagang pinili na ng Panginoon para tayo ay i-adapt. Merong tinatawag na adoption. Sabihin mo, adoption. At sabi nito, that we are predestined unto the adoption as children of God through Christ Jesus, and through this, nagkakaroon ng mga magagandang pagbabago sa ating buhay. Pastor, parang medyo big word yung predestined. Alright? Ang ibig sabihin lang ng predestined, kumbaga, sabi ng dictionary, it is determined in advance by divine will or fate. Hindi pa siya nangyayari, pero alam na ng Diyos yung mangyayari. Pinili niya na yon, may mangyayari na, alam na ng Panginoon yon. Or, ba, sinabi niya sa Bible, yung ibig sabihin sa Bible nito is to be decided beforehand. Bago pa lang nangyari, alam na ng Lord. Yun yung predestined or predestinated na sinasabi dun sa ating King James Version. So, tayo po ay hindi lamang pinili ng Panginoon, yung pagkapili niya sa atin, predestinated pa tayo na tayo ay i-a-adapt niya bilang mga anak. Pero imo, wala ka pa sa mundong ito tinakdanan ng Lord na magiging anak niya. Imagine that. And sa buhay mo ngayon, marami sigurong pagkakataon, nagtatanong ka, Lord, ang dami kong rejection na nireject ko yung pag-i-invite mo sa akin. Maraming panahon na hindi ako tumugon sa panawagan mo. Eh, ako din eh. Kaya nga, in-invite ko kayo this week or next week, if a-flash natin sa Jesus Coffee Manila, yung mga interview patungkol dun sa buhay ko, kung paano ko nireject ang Panginoon sa ating My Jesus story. Panoorin nyo yan.
Ayan, i-share ko yung ibang points ng mga naging buhay namin and how God changes us and patuloy na tayong binabago. Di ba sa buhay mo, ang dami mo mga rejection to the Lord na na yung mga invitation ni Lord sa'yo nire-reject mo? Pero alam na ni Lord, pinili ka niya at itinakda na ng Panginoon na magiging anak ka niya. Isn't that wonderful? This is a good news. Speaking of adoption, dati ang akala ko siguro pag narinig mo yung word na adoption, ito yung pag-aampon, di ba? Nung mga baby, pag mag-asawa, walang maging anak, nag-a-adopt sila ng baby. Or baka meron kang kapatid na nawala na, so in-adopt mo yung kanyang mga naging anak. So, pero ang pinaka-definition talaga ng word na adoption, sabi ng dictionary, the definition of an adoption is the act of changing. Act of changing something for a purpose. Sabihin mo, changing. Binabago. Mayroon siyang binabago dahil meron siyang gustong mangyari. Or the result of something that has been changed. So kapag narinig mo yung adoption, it means to be changed. Na merong babaguhin sa ating buhay. May example, nag-adapt ka, ano binabago? Yung apelido. Yun yung adoption. Binabago mo yung apelido ng tao na yun. May change na nangyayari. Sabi sa mga example dito, the version of a book, ayun, yung book that has been changed into a screenplay is an example of an adaptation. Ano pa? Yung modification ng isang aklat, gagawing movie. Tawag doon, adaptation, no? Adaptation. May binabago. Ngayon, sabi ng Bible ganito, na yung adaptation is that relationship which God was pleased to establish between Himself and the Israelite in preference to all other nations. Gusto to ng Panginoon. Natutuwa ang puso ng Panginoon na tayo ay kanyang baguhin. Ang adoption, ang ibig sabihin niyan, it is the nature and condition of the true disciples in Christ who by receiving the Spirit of God into their souls become sons of God. Pakinggan mo to maigi. Ang ibig sabihin niyan, para ka maging anak ng Diyos, kailangan may babaguhin ang Panginoon sa iyo. Kaya nga, merong spiritual rebirth na nangyayari o itinatawag na born again. Inaalis yung ating old sinful nature, yung makasalanan. At dahil po, bakit ba tayo naging makasalanan? Eh kasi nga, dahil yung tatay natin, makasalanan. Yung lolo mo, makasalanan. Yung lolo ng lolo natin, makasalanan. Hanggang babalik sa pinakaunang tao na makasalanan, na nagkasala. Sino yun? Si Adan at si Eva. So meron sa atin tinatawag na itong minanang kasalanan. So lahat ng tao ipapanganak dito, makasalanan na. Eh ngayon, napahiwalay tayo sa Panginoon. Pero ang ginawa ng Diyos, sinugo niya ang kanyang nag-iisang anak na si Jesucristo, namatay siya. He lived a perfect life, but namatay siya bilang isang makasalanan para sa kabayaran ng kanyang dugo, yung pagkapako niya sa krus, sa kanyang kamatayan, may bigay sa atin ang buhay na walang hanggan. At doon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, at muli siyang nabuhay, pwede tayong manalig sa kanya. At tayo ay tatawaging mga anak ng Diyos. Ito pong Ephesians, nung sinulat ito ni Pablo, meron po silang, sila po ay sakop ng Romans. No? Itong Roman government, meron silang kautusan, meron silang mga batas. At ang isa sa mga batas nila patungkol sa adoption, when the adoption was complete, it was complete indeed. So, ibig sabihin, pag naririnig nila yung salitang adoption, kapag binago ka na yung apelido mo, binago na talaga. The person who had been adopted, kunyari ikaw yung in-adopt, had all the rights of a legitimate son in his new family. So ibig sabihin, kung sino yung nag-adopt sa'yo bilang anak niya, kung ano yung mga karapatan ng isang anak, ibibigay sa'yo lahat yun. At ito pa, ito napakaganda. Kapag ikaw in-adopt, you will completely lose all rights in his old family. Wala na yung dati mong pamilya. Ibig sabihin yung word na adoption, we are predestined. Tayo ay itinakda, itinalaga ng Diyos na tayo yung maging anak niya. Kapatid, yung dati at luma natin, makasalanang pamumuhay,
binago na ng Panginoon at ibinibigay sa atin ang panibagong imahe. Hindi na yung makasalanan, kundi ang imahe ni Kristo Jesus na kanyang anak. There will be a genuine change in our lives. Kaya napapansin mo yun, hindi man completely sa buhay mo, tingin ka rito, nung simulan mong tinanggap si Jesus sa buhay mo, parang may mga nagbabago sa'yo. Nawawala yung masasakit na pananalita, nababawasan, umahaba ang pasensya, hindi na nagiging mainitin ang ulo, natututo ka, nagkakaroon ka ng self-control, yung bisyo mo unti-unti nawawala. Alam mo kung bakit? Because you have already completely lost all the rights in your old sinful nature. Wala na yun. Unti-unti na yun, nawawala, wala ng power yun sa'yo. Nawawala na yun. Bakit? Meron ka ng bagong pamilya. And you are right now in the family of God our Father. Nasa pamilya ka na ng Diyos. Kaya ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, ikaw ba yun? Tinanggap mo na ba si Kristo sa buhay mo? Sabi niya, isa na siyang bagong nilalang. Bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Hallelujah. I feel the anointing right now na ikaw yung pinili ng Panginoon. Itinakda ka niya bilang anak at yung dati mong pagkatao, wala na. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Bakit? Itinakda ka ng Panginoon. Pinili ka na ano? Tawaging anak niya. So, ibig sabihin, meron ka ng bagong pamilya. At ang pamilya na ito ay ang pamilya ng Diyos. Kaya matatawag mo na ang at Diyos. Tatawagin mo na siya Ama. Hallelujah. Alam mo yun, kung sino lang yung pwedeng tumawag sa kanya ng Ama, yung mga anak. And sino yung mga anak na yon? Yung mga pinili, yung mga itinakda para tawaging anak. We can now have a relationship with God the Father. Sa pamamagitan to ni Jesus Christ. Sa pamamagitan to ng ating Panginoong Jesucristo. So yung buhay natin makasalanan, yung buhay natin may mga bisyo, yung buhay natin sa kadiliman, yung mali nating pamumuhay dati, dahil tinanggap mo si Kristo, pinili ka, tinakda ka bilang anak, at ngayon natagpuan ka na ng Panginoon, tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, nagkaroon na ng change sa iyong family. Hindi ka na belong sa kingdom of darkness. Wala ka na doon sa kadiliman. Kinuha ka ng Panginoon. Nilipat ka sa kanyang liwanag. Hallelujah. Nasa liwanag ka na ngayon. Kaya let us live like children of the light. Mabuhay tayo. Tayo yung mga anak ng Diyos. Kaya binibigyan niya tayo ng grace para mabuhay na tulad niya. Yung plano ng Lord sa atin, hindi lamang to kapatid na maligtas tayo. Sinasabi ko nga. Kasi kung tayo ay, ang plano lang ay makarating tayo sa langit, dapat nandun na tayo. So, meron pang plans ang Lord dito. At habang tayo humihinga, hinintay pa natin yung langit bago tayo makipag-meet kay Lord, gusto niya na magkaroon tayo ng transformation. Transformation. At mangyayari yon kung tayo ay magkakaroon ng relationship with the Holy Spirit. And alam mo yon bilang isang anak ng Diyos, totoo yun eh, meron nang sa ating nabago. We are spirit, soul, and body. We are spirit, soul, body. Una, yung espiritu, ito yung buhay talaga ng tao. Ito'y galing sa Diyos, at kapag humiwalay na yung espiritu sa katawan, patay na yon. Maagnas na yung katawan. Yung espiritu, nakatira sa katawan. Alright? So, yung soul, ito yung nag-iisip. Ito yung nagde-desisyon. Ito yung nakakaramdam. Ito yung nag-uutos sa kung anong gagawin ng katawan. Pag sinabi ng katawan, ng soul, nagugutom ako, kakain yung katawan. Yun yung soul. Meron ang nabago sa atin. Ang nabago sa atin, yung espiritu. Wala na sa atin yung makasalanan na binhi. Kaya nga tawag sa atin, born again. Ipinanganak na tayong muli. At tayo ay tinanggap na bilang mga anak ng Diyos. Adopted as children of God. Binago na tayo. Pero meron pang hindi nababago. Itong dalawa. At yung soul, yung isipan natin, narurumihan. Tama ba? Right now, naisip ko nga, nagsisinungaling pa rin, nagsasalita na hindi maganda, pero nababago din yan. Pero hindi lang isang araw. Hindi lang 1 week, hindi 1 month, hindi 1 year.
araw-araw, merong tinatawag na sanctification. Nililinis yung ating isip, yung ating puso, yung ating pananalita para maging tulad tayo ng Diyos. Yung ating karakter, yung ating pamumuhay, nililinis ang Panginoon. Wala pang perfect. Espiritu natin, yun yung Holy Spirit na nasa atin, na perfect na. Pero yung ating isipan, puso, hindi pa. Kaya nga, paano malilinis yan? Parang sa bahay lang, pag madumi, panlinis mo, tubig. Pag maliligo ka, pag narumihan ka, tama ba? Ganun din, ang sinasabi ng Biblia na tubig na maglilinis sa puso at isipan natin, salita ng Diyos. Kaya araw-araw kang makinig. Ngayon, bilang isang anak ng Diyos, kailangan mahugasan yung puso at isipan mo ng tubig ng salita ng Diyos. Kapag gusto mong maging malinis, araw-araw, dapat araw-araw ka magbasa, araw-araw ka makinig, araw-araw ka umatin ng gawain natin. At challenge kasi kapag hindi natin ina-apply. Araw-araw man tayong makikinig pero hindi natin ito i-apply sa buhay natin, doon nagkakaroon ng problema. So tapos na tayo doon sa espiritu, tapos na tayo doon sa soul, sa kaluluwa. Ito na, yung ating katawan. Yung ating katawan, mga kapatid, marumi talaga. Kahit anong gawin natin, andyan ang tawag ng laman, andyan ang mga nakikita natin, andyan ang tumatanda, nandyan at nagkakaroon ng mga sakit. Ayan, salamat sa Lord. At patuloy ng kagalingan. Yes, tumatanda eh, nanghihina talaga yung katawan. Pero babaguhin din ng Lord yan. Ang tawag naman sa pagbabago na yon, glorification. Hindi sanctification ha, yun yung sa soul natin. Tawag doon glorification. Kailan yon? Hindi pa ngayon. Sa pagbabalik ni Jesus, bibigyan tayo ng panibagong katawan. Yung katawan na hindi mamamatay. Gusto mo yan? Hindi matanda. Hindi nanghihina. Hindi nagkakasakit. Yung katawan na malakas. Yun yung glorification. We will be given glorified bodies. Kakain pa rin. Hindi tayo parang mga multo. Yung Casper na palutang-lutang. Hindi. Kumakain. Umiinom. Yan yung ating katawan. Hindi pa yan bibigay ngayon. Pagdating natin doon sa langit. Ibibigay ng Panginoon sa muling pagkabuhay. No? Pero habang tayo narito, pag-usapan natin, I just give some meat para isipin mo, ah, okay, yun pala yun. No? Ngayon bilang mga anak, sabi sa Romans 8 verse 15, sabi rito, hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap, kun upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup, adoption, upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Abba or Father. Ibig sabihin ng Abba, Father. Sa Tagalog, Ama, Ama ko. So, ibig sabihin, ganito kapatid, anong matututunan natin bilang tayo ay pinili, itinakda? Lord, believer na ako, born again na ako. Anong meron? Sabi dito, hindi ka na mamumuhay dapat sa takot. Kasi hindi ka na alipin. Anak ka na ng Diyos. Anong point dito? Kapag meron kang relationship sa Ama, alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. Siyempre, bilang Ama, pababayaan ka ba ng tatay mo? Ikaw ba ay hahayaan niya na lang na maligaw? Kapag may mga aatake sa iyo, mga masasamang loob, may mga gawa ang kaaway, hahayaan niya ba yun? Hindi. Kaya ine-encourage tayo dito. Sabi dito, hindi na kayo alipin. Natanggap ninyo ang espiritu ng pagkukop. Adoption. Inadapt na tayo. Mga anak na tayo ng Diyos. Kaya ngayon, tumatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. God, our Father, will protect us. Dapat hindi ka matakot. Hindi natin inaalis. Mag-ingat ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka. Pero kung talagang kilala mo kung sino ka, anak ako ng Diyos, at kilala mo kung sino tatay mo, tatay ko ang makapangyarihan Diyos. Ah. Walang mas makapangyarihan sa Kanya. Sa Kanyang salita, hinati niya ang dagat. Siya ay lumikha ng langit at ang lupa. Bakit ka ba natakot sa virus na gawa ng tao, gawa ng kaaway, gawa ng masama? Bakit ako matatakot? Hindi tayo dapat matakot. Sa mga nangyayari sa buhay natin, andyan ang mga problema, pagsubok, andyan ang pandemya, ikaw ba'y nabubuhay sa takot? Nabubuhay ka pa ba sa pagkaalipin? Nabubuhay ka pa ba sa pagkaalipin? And itong pagkaalipin na ito, pag tinranslate mo to sa
context ng panahon natin ngayon eh. Para bang empleyado ka. Alam mo, totoo yan eh. Kapag ang isipan mo, empleyado ka. Pag kailangan maintindihan mo yung sinasabi ko ah, kasi baka ma-misinterpret mo. Pag empleyado ka, natatakot ka na baka babawasan yung araw ng pasok mo. Baka matanggal ka. Hindi ka na pasweldohin. Nangyayari yan, tama? Sa empleyado. Pero kapag ang tatay mo, ang may-ari ng kumpanya, hallelujah, kapag ang tatay mo ang nagpapasweldo sa mga empleyado, kapag ang tatay mo ang may-ari ng kumpanya, kapatid, matakot ka bang matanggal? Matatakot ka ba na hindi ka bibigyan ng mga pangangailangan mo? No! Kasi alam mo, anak ka, yung tatay mo, hindi ka pababayaan. I believe na maging ganun yung thinking natin. Yung understanding natin kung sino tayo. Kaya ang sabi niya, kaya tayo tumatawag sa kanya ng ama, ama ko. Malinaw yun? Nasa buhay mo ngayon, nabubuhay ba ako bilang isang alipin o anak ng Diyos? Ano ba tingin ko sa akin? Alipin? Alam mo kasi yung alipin, nakabase yan sa mga gawa eh. Sa gawa. Kapag marami kang ginagawa, promoted ka, bibigyan ka ng bonus. Pero pag wala kang ginawa, wala. Pero ang anak, totoo eh. Ang mga anak, kahit nga walang ginagawa, pinapakain pa rin eh. Yes or no? Yung mga anak ko, kahit walang masyado ginagawa, yung iba, nagbubukas ng rep eh. Natutulog sa bahay namin. Pinapalayas ba sila? Hindi. Bakit? Anak sila eh. Hindi yun excuse para wala ka lang gagawin. Sabi doon, tatawag ka sa kanya. At ang mga anak, naglilingkod dyan, kumikilo siya. Mga anak tayo ng Diyos eh. So yung tatay mo ngayon, yung thinking mo, teka, pinili ako ng Lord. I am predestined. Tinakda ako. Ngayon, anak na ako ng Diyos, hindi dapat ako matakot. God, my Father, will protect me. And alam mo, ito yung dapat i-introduce natin sa ating family. Na Lord, tulungan niyo po na ipakilala kita sa pamilya ko. Na makita nila na hindi ako yung provider ng pamilyang ito. Hindi ako ang makapag-iingat. Hindi ako makapagliligtas sa pamilyang ito, kundi ikaw, aming ama. And now, that's a wonderful thought. Nasa buhay natin na, Lord, tatay, dad, paano ka ba nagpe-pray? Tawagin mo tatay mo, Lord, Lord, gusto ko rin nun. Alam mo, dad, gusto ko rin yan. Aba, Father, Ama, kailangan namin ito. You come to His, to your Father in heaven and kung ano yung pangangailangan mo. He is stronger. He is our provider. He is our protector. He is our peace. He is our pastor. Kaya alam nyo, ma-develop sana sa atin. Ma-experience mo na ito. Anak talaga ako ng Diyos. I am highly favored. Na kahit saan ako magpunta, ang haba ng pila, maraming yan nakaranas ng ganyan, magpapabakuna, pero binubuksan ng Lord, hinahawi ang daan, pinapauna ako. Oh, hallelujah. Diba? That's the favor of God. Bakit? Anak ka niya eh. O, tabi na kayo, andyan na yung anak ko. Diba? Nagdadrive ka, walang parking, tabi, aalis na doon, tapos ikaw na magpapark, andyan na Lord, tay, anak mo ko. We are highly favored. Why? Kasi hindi tayo alipin, hindi tayo empleyado. We are children of God. Dahil kanino? Kay Jesus Christ. Dalangin ko magbago yung prayer life natin. Yung mga anak ko, parang itinuring na nila na, kasi pag nagpe-pray kami, sabi ko, anak, palitan mo yung sana. Huwag sana. Bakit po? Ang sabihin mo, thank you, Lord, kasi binigay mo na sa amin. Kaya para bang pag nagpe-pray ng sana dito, dado, kasalanan na. Pero hindi naman talaga kasalanan. Tinuturuan lang natin na kapag tayo lumalapit tayo sa tatay natin, hindi tayo nang lilimos. Hindi tayo para bang hirap na hirap humingi. Sa mga hirap-hirap na mag-request, eh kasi ang tingin nila sa kanilang Diyos, boss, yes, God is sovereign, He is almighty, but dahil kay Kristo, meron kang relationship sa Kanya eh. I pray that you'll develop a child-father relationship with God. Lord, that Lord, ako, anak mo ako, Lord. Kailangan ko to, Lord. Thank you. Bigyan mo naman ako ng pabor. I-promote mo naman. Kaya pag humihiling tayo sa Panginoon. Eh, Pastor, dami mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Anak ba talaga ako ng Diyos? Maybe you're questioning right now. Bakit ganito sitwasyon namin? Bakit hirap na hirap kami? Bakit nagkaroon ng ganitong matinding pagsubok? Well, the Bible tells it. In Romans 8 verse 28 hanggang 30. Sabi dito sa Amplified Bible, we know with great confidence that God who is deeply concerned about us, sabi ng Bible, concerned si Lord sa'yo, causes all things to work together as a plan for good. Sabi dito, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin,
Kasi anak niya tayo, para bang pinapuzzle, binubuo as a plan, hindi para to harm us, but it is for our good. For those who love God, to those who are called according to His plan and purpose. Sino yun? Tayo yun. Tayong mga itinakda para maging mga anak. Tayong mga pinili. God says in His word na tayong mga anak ng Diyos, lahat ng nangyayari sa buhay natin, inaayos siya ng Panginoon. Kasama sa buhay natin yan kasi meron siyang magandang plano. Merong magandang plano. Para sa mga anak ng Diyos lamang ito. Everything that happens in our life is because we are children of God. God is doing it for good because we are children of God. All things, maganda, hindi maganda, expected, unexpected, may pandemic, kasama to sa magandang plano ng Diyos. Hindi naman laging masarap eh. Sabi ko nga doon sa isang kapatid natin na baker. Sabi ko sa niya, bro, lagi ka nagbe-bake, di ba? Masarap yung mga binibake mong cake. Oy, sa barko, nagtatrabaho eh. Sabi ko, masarap yung ano asukal, papakin mo yung icing, di ba? Matamis yan. Sa buhay natin, may mga matatamis. Pero, masarap ba yung harina? Papakin mo yung harina. Ikaw, masarap ba yung harina? Papakin mo lang yung harina. O kaya, tunggain mo lang yung vanilla flavor. Hindi masarap yun. Yung baking powder, masarap ba yun? Inumin mo yung hilaw na itlog, masarap? Hindi. May mga mapapait. May mapapakla. May matatamis. Pero lahat ng yon pag pinagsama-sama, magiging masarap na cake. Pero bago maging masarap na cake, idinadarang yun sa pugon. Lalagay yun sa pugon. Mainit. Nakakulong. Madilim. Pero pagkatapos nun, magiging masarap siyang cake. Sa buhay natin, mga kapatid, may mga mapapaklang pagkakataon. May matatamis, may masasaya, may mga kalungkutan, may mga iyakan. Pero ang sabi ng Biblia, kasi anak ka ng Diyos, kasi tinakda ka, lahat ng mga pangyayari sa atin, maaring nasa pugon tayo ngayon. Pero paglabas mo dyan, pagkatapos niyan, magiging maganda yung pamumuhay natin. It is for our good. Hallelujah. In verse 29, for those whom He foreknew and loved and chose beforehand, tayo yun, He also predestined to be conformed to the image of His Son and ultimately share in His complete sanctification. Sa buhay natin, kaya dumarahan tayo ng mga apoy ng paghihirap, kahirapan, kapighatian, all of this is in the process of sanctification. Nakikibahagi tayo. Tayo ay dinadarang sa apoy. Para saan? Maging tulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. All challenges, all problems, bahagi yan. The purpose is to be like our Lord Jesus Christ. Bakit si Jesus yung model natin? Kasi si Jesus yung nag-iisang anak ng Diyos. Si Jesus yung perfect na lugod sa Kanya ang Ama. At dahil sa Kanya, nagkaroon tayo ng pagkakataon na tawagin ding mga anak ng Diyos. Kaya alam niyo mga kapatid, kung ikaw ay pinili, tinakda bilang anak ng Diyos, may mga daranas talaga tayo ng mga kapighatian. Pero think of this, lahat ng ito para sa ikabubuti, para matupad yung magandang plano, lalabas din yung cake. Lalabas din yung masarap na cake. Pero bago lumabas yung masarap na cake at paghati-hatian natin, kailangan pagsamahin yung mapaklang harina. Kailangan yung itlog na hilaw. Kailangan talaga pikpikin. Alam mo yon, talagang mamasahin, ipe-press down. Kailangan idaan sa apoy. Pero paglabas nito, magiging maganda. Magiging magandang buhay natin. Amen? Samahan niyo po ako manalangin. Let's close our eyes and bow our heads. Father, we thank You. Salamat, Panginoon. Aming Ama na nasa langit, that You predestined us unto the adoption to be called children of God. Salamat po, Lord. Pinili mo kami maging anak at tinanggap mo kami. Gusto mong baguhin ang aming buhay at para sa mga kapatid namin nanonood, nakikinig na hindi niya pa sigurado na anak ba talaga ako ng Lord. Hindi niya pa sigurado na siya'y makakarating sa kanilaan mo sa langit. Right now, God is speaking to you. You need to receive Jesus Christ as the Lord of your life para tawagin kang anak ng Diyos. And right now, na nakikinig nanonood ka, ibig sabihin, pinili ka. Tinakda ka ng Lord, gusto kanyang maging anak. Will you receive
this privilege to be sons and daughters of the Most High God. If you're that person tonight, sabayan niyo po ako manalangin galing sa puso natin. Sabihin natin ang panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Lord, patawarin niyo po ako, isa akong makasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat, Panginoon. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad mo at sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa pagkapili mo sa akin. Salamat dahil tinawag mo akong anak. Tinanggap mo ako bilang anak mo. Aking Ama sa langit, salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Kapatid, kung sumabay ka sa ating panalangin, that prayer, as you surrender your life to Jesus, yung dati mong pagkatao, wala na yun. Yung makasalanan, yung hindi nagbibigay, yung matiiniti ng ulo, yung sinungaling, yung namumuha ng hindi sa Kanya, yung punong-puno ng buhay mo ng kasamaan at bisyo, pinatawad ka na ng Panginoon. Bagong buhay, bagong simula, pinagkakaloob ni Lord sa iyo. And right now, para tayong mga baby, mga sanggol, baby Christians, nagsisimula pa lang. Anong kailangan ng baby para lumakas mo? Gatas. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Araw-araw, uminom ka, kumain ka ng salita ng Panginoon. Doon ka lalaki, doon ka lalaki. Ini-encourage ko namin itong 2021 sa year of new beginnings. Mag-upgrade tayo sa relationship natin sa Lord. At maintindihan natin, hindi na tayo dapat mabuhay sa takot dahil mga anak tayo ng Diyos. Merong Ama sa langit na nagbabantay sa atin. Mag-iingat, magbibigay ng mga pangangailangan, at kung dumanas naman tayo ng karamdaman, magpapagaling, at lumusog man ang masama, siya ang magliligtas sa atin. Kung gugunawin na ang mundo, ililigtas tayo ng Panginoon at dadalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan, sa kaharian niya. Only His children. Ikaw yun. Tinakda ka ng Panginoon na maging anak. At bilang anak, gusto niya na mas makilala mo pa siya. Kaya alam mo, simulan mo na magbasa ng Bible. Simulan mo ma-develop yung spiritual habit of prayer. Na kapag nananalangin ka, tawagin mo siyang Ama. Aking Ama sa langit, or Daddy. Merong note na parang, Lord, Tay. Kasi Tatay mo lang talaga siya yung iyong Ama sa langit. Kaya dalangin ko ma-develop lalo, lumalim ka sa relasyon mo sa Panginoon. Praise the Lord, 5 minutes, tapos tayo. Pag-uwi ko, samahan niyo kami na manalangin para sa bawat isa. Humingi tayo ng provision. Mag-request tayo sa tatay natin. Aba, yung tatay natin, may-ari ng langit at lupa. Mag-request tayo ng kagalingan. Humiling tayo sa Panginoon, sa tatay natin, ng mga pangangailangan natin. Kailangan mo ng trabaho, negosyo, pangangailangan mo, nandyan yung ating Ama. Willing siya ibigay ito sa atin. Humingi tayo. Samahan niyo kami manalalas no, sa eyes and bowheads. Father, we thank you. We bless you tonight. Salamat sa pagkatawag mo, sa pagkapili mo sa amin, sa pagtakda mo bilang mga anak mo kami ngayon. Thank you, Lord. As your children, we believe in the light. We let your light shine to us, Lord. Makita yung liwanag sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kung ano man yung mga challenges namin, palalakasin mo kami. Dahil tatay ka namin, hindi mo kami pababayaan. Dumanas man ang mga paghihirap, nariyan ka sa aming tabi. You are right here with us. God, our Father, we request sa mga walang trabaho, Lord, open doors of opportunity, makapagtrabaho muli sila. Makaalis uli, Lord, makapag-abroad sa pangalan ni Jesus. Lord, yung kontratang hinihintay, Lord, maapirmahan na, ma-release na mga papeles, ma-approve na ang visa. In the name of Jesus, you'll provide all our needs. Father, our source, our provider, our protector, Tay, Daddy, aming Diyos na nasa langit. Kailangan po namin. Araw-araw, Lord, Father, ingatan mo kami. Protektahan laban sa virus na yan. Kita mo yung nasaan yung virus. Kita mo kung nasaan yung Delta. Alam mo ang kayang gawin yan, pero Lord, alam namin ang kaya mong gawin. Mas makapangyarihan ka sa Delta virus. Mas makapangyarihan ka sa lahat ng sakit. Mag ito man ay cancer, disease, tumor, o mga terminal na disease na nagkalat sa pangalan ni Jesus. Lukuban mo kami ng protection.
kami at ang aming buong sambahayan, ang aming mga anak, mga pamilya namin, Lord, protection ninyo. Saan man kami pupunta, lalabas, Lord God, samahan niyo po kami. Tay, hindi mo kami iiwanan. Kaya Panginoon, maraming salamat. We're praying, Father, dun sa mga anak mo na may karamdaman ngayon. Sabi ng salita mo, all things work together for good for those who love God, those who are called according to your purpose. Kaya Panginoon, anak mo ito eh. Pinili mo ito. Nandito siya ngayon, nakikinig. Sumasabay sa panalangin. I pray, Lord, Father, you are Jehovah Rapha, the Lord who healed. Lord, salamat po. Salamat sapagkat ngayong oras na ito, hinihipo mo itong tao na ito. Mula ulo hanggang talampakan, nililinis mo sa lahat ng cancer, disease, COVID-19, virus, Delta variant, yung nahihirapan huminga, Lord, bigyan mo siya ng buhay. Hingahan mong huli ng buhay, Panginoon. Yung mga may sintomas ng virus sa pangalan ni Jesus, inaalis mo lang. Laya sa pangalan ni Jesus. Laya sa pangalan ng aming Ama na nasa langit sa pangalan ni Jesus. Panginoon, maraming salamat sa kagalingan. Maging mga tao na nabubuhay sa takot, tulungan mo magtiwala. Tulungan mo, Lord, na lumago kami sa pagkakilala sa iyo kasi ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala nang ibang tulad mo. Tulungan mo kami magtiwala. Pinapalayas namin lahat ng takot, pag-aalala, pangangamba sa buhay ng bawat isa. Mabubuhay kami ng may pananampalataya. We will live by faith, Lord God. Maraming salamat, Father, for we are receiving right now healing, victory, we are receiving strength, joy, peace, all of this, Father, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan. Sa mga anak na ng Diyos, pakitype dyan. Praise the Lord. Praise our Father in heaven. Mapagpalang gabi sa atin. If you pray that prayer with us, sumabay ka, sumasagot yung tatay natin. Siya ang buhay na Diyos at nabubuhay siya magpakilanman. Sabi niya, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For those who ask, will receive. For those who seek, they will find. And for those who knock, the door will be open to them. Matuto tayong maghintay. Patuloy tayong manalangin. Git sa lahat, maniwala tayo. Salamat sa Panginoon for joining us sa ating digital evangelism. Na-share mo na ba yung video natin? Hindi pa, i-share mo na. Itag mo na yung mga mahal nyo sa buhay, sa mga anak ng Diyos. Sabi mo, kinakatak ko ng Lord. Kapag-anak ako ng Lord. Pinili ako ng Lord. Declare that every day. Kasi yun naman talaga yung totoo. Salamat sa ating mga kingdom partners. Salamat sa inyong giving, sa inyong support. Sa lahat ng sumabay sa panalangin, sabay-sabay natin. From our hearts ngayon, nagkakabuhay itong declaration natin. Sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I am chosen. I believe it. I receive it. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Sino yung sigaw mo? Power is in you. Messiah, He is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Muli, maraming salamat po sa pag-join mo sa ating OPM online prayer meeting live tayo dito sa Jesus Comfy Church. Mondays to Fridays, alas 7 hanggang alas 8. Alam ko na bless ka. God bless you, mga kapatid. Have a great night. Ako si Pastor Raban. See you again.